Kumusta po mga kababayan at kapwa ko OFW dito sa ibang bansa? Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Kaya naman, huwag na natin patagalin to. Atin na simulan. So, let's go! Nagtataka ka ba kung bakit sa tagal mo na nagtatrabaho hindi ka pa din nakakaipon? Karamihan kasi sa atin pagkabigay ng sweldo ay iniisip agad natin kung ano ang bibilhin. Misan nga ay hindi pa natin nakukuha ang sweldo ay nakakuha na agad ng home credit gadgets o di kaya naman ay yung bagong labas na Jordan shoes. Dapat maunawaan natin na kung gusto talaga natin makaipon at makalis sa paycheck to paycheck na pamumuhay, ay kailangan ng tamang habits lalo na sa pera. Kaya para mapadali ang pag-iipon, bibigyan kita ng 5 bucks na makakatulong sa iyo para mas mapabilis ang iyong pag-iipon at kalaunan ay makaalis sa tinatawag na rat race. Pero bago natin simulan, make sure naman na i-click mo ang like button, comment, and subscribe ka na din sa aking YouTube channel para palagi kang updated sa mga bagong videos na siguradong makakatulong sa iyo about business, financial literacy, and self-development. Kaya tapusin mo hanggang dulo ang video na to at siguradong magugulat ka sa number 5. So without further ado, let's go! Number 1, gumawa ng budget planner. Kung gusto mo talaga makaipon ng mabilis, ay kailangan mo muna mamonitor ang finances mo. Dapat alam mo kung magkano pumapasok at lumalabas na pera mo every month. Para magawa mo yon, simulan mo sa paggawa ng budget plan para sa isang buwan. Maaari kang gumamit ng budget planner o kahit nga isang notebook lang. Madami na din naglalabasan ngayon ng budget app, pero para sa akin ay mas mainam pa din na isulat mo ito sa isang papel o notebook. Mas nagsisink in kasi sa utak natin ng isang plano kapag isinusulat ito. Konting trivia lang. Alam niyo ba kung bakit ang Japan ay isa sa pinakamayamang bansa sa Asia? Ang isang dahilan nito ay dahil aware sila sa pumapasok at ginagastos nilang pera. Meron silang tinatawag na Kakeibo Method. Ang Kakeibo Method ay nangangahulog ang Household Financial Ledger. Ito ay isang physical budgeting journal kung saan isinusulat ang kita, gastos at savings goal. Ang purpose nito ay para magkaroon ng awareness sa ginagastos mo at matrack mo ang finances mo para maiwasan ang overspending. Ang mga Pilipino kasi ay likas na gastador, aminin man natin o sa hindi. Kaya kung hindi tayo magiging aware sa klase ng paggastos natin, ay tiyak na hindi talaga tayo makakaipon. Number 2, gumawa ng rules sa paggastos. Misan ba ay natatanong mo sa iyong sarili bago ka bumili ng bagong sapatos o damit kung kailangan mo ba talaga nito? Kung ang sagot mo ay hindi, mas mainam na ipagpaliban mo muna ang pagbili at ilaan sa ibang bagay na mas kailangan. Ang isang teknik na mabisa ay yung pagtatanong mo muna sa iyong sarili kung needs ba to or wants lang. Ikaw din mismo ang makakasagot niyan sa iyong sarili. Kadalasan kasi after natin makatanggap ng sweldo ay gusto natin bumili kaagad ng kung ano-ano lalo na kapag nakita natin na may sale sa mall. Kapag ito ang inuna natin ay maaaring mag-overspend tayo. Malayo pa ang payday pero kulang na agad ang budget mo. Kung ikaw ay walang kontrol sa paggastos, dapat ay mag-set ka ng rules sa iyong sarili bago gumastos sa isang bagay. For example, itatabi mo na agad ang ilang porsyento para sa savings at ilalaan mo na kung magkano naman ang para sa expenses mo for this month. Ang tira lang dito ang pwede mong gastusin para sa wants mo. Hindi na natin mayaalis na talagang patuloy ang pagtaas ng bilihin at wala naman tayong magagawa doon. Ang kaya na lang natin gawin ay mag-adjust sa ating lifestyle. Ang pag-set ng rules sa iyong paggastos ay mabisang paraan para makaiwas sa impulse buying at mas makatipid kalaunan. Number 3, bumili ng bagay na nag-a-appreciate ang value. Kung literal na magsisave ka lang ng pera every month ay aabutin ka ng siyam-siyam bago makaipon. Mas mainam na bumili ka ng mga bagay or assets na nag-a-appreciate ang value over time. Sa ganitong paraan ay maiiwasan mo pang gastusin ang pera mo sa savings mo. Mas madali kasi ang gastusin kapag naka-cash imbis na nakalagay sa isang bagay. Siguro nagtatanong ka ngayon ano bang mga bagay o assets ang magandang bilhin. Andyan ang gold and silver na kailanman ay hindi mawawala. Tinatawag silang God's money dahil noon pa man ay gold and silver na ang ginagamit sa pagbili at pakikipagkalakalan. Mababa ang supply ng precious metals na to kaya naman in the future pataas talaga ang value nito. Pwede rin mag-invest ka sa real estate gaya ng lupa na alam naman natin na pataas pa din ang value over time. Pwede ka din bumili ng stocks na sa tingin mo ay mag-a-appreciate ang value paglipas ng panahon.
pwede ka din kasi kumita sa dividends ng mga stocks na to bukod sa pagtaas ng price value. Kung medyo mataas naman ang risk appetite mo ay pwede kang mag-invest sa crypto. Pwede kang kumita ng malaki dito pero pwede ka din malugi ng malaki dito. Ang pag-i-invest dito ay talaga namang napakalaki ng risk. Ang sabi nga nila, only invest money you can afford to lose. Kailangan pag-aralan mo muna bago ito pasukin. Medyo mahaba-habang topic ang crypto kaya pag-usapan natin yan sa mga susunod na video. Dapat alam natin na ang mga bagay na matatawag nating asset at liability. Marami kasi sa atin na ang tingin sa kanilang bahay at sasakyan ay asset. Kung ganun ang paniniwala mo ay nagkakamali ka. According to Robert Kiyosaki na author ng librong Rich Dad Poor Dad, asset put money in your pocket while liabilities take money from your pockets. Ang bahay kung hindi mo naman ginagawang paupahan ay matatawag na liability. Ganun din ang sasakyan dahil ang mga ito ay nagde-depreciate ang value over time and may mga kinakailangan maintenance na kailangan mo gastusan. Kaya bago ka makaipon at magtagumpay sa financial life mo ay dapat alam mo ang mga ganitong bagay. Number 4, tanggalin ang masamang bisyo. Ito na siguro ang pinakasimpleng paraan para mabilis kang makaipon. Karamihan sa atin ay may mga bisyo na talaga namang magastos. Kung nagyoyosi at nagiinom ka, mainam na i-compute mo kung magkano ba ang nagagastos mo sa isang buwan sa pagbili ng mga ito. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ka ng awareness sa nagagastos mo sa iyong bisyo. Hindi mo naman kailangan biglaing tanggalin ang mga ito, pwede mo naman dahan-dahan ng pag-alis dito. Mas makakatipid ka pa in the long run dahil mas magiging healthy ka at mas liliit ang chance ng pagkakasakit mo pagtanda mo. Hindi lang naman alak at yosi ang matatawag na bisyo. Andyan din yung bisyo sa pagkain, bisyo sa pagbili ng damit, bisyo sa pagtaya sa loto, at bisyo sa pagbili ng makeup at marami pa. Dapat i-priority mo ang pag-aalis ng masamang bisyo at palitan ng mga magagandang bisyo gaya ng pagbabasa ng mga libro na makakatulong sa financial and spiritual life mo, pag-aaral kung paano magkaroon ng side income o di kaya naman, gawin mo ding bisyo ang pag-invest ng pera. Sa ganitong paraan kasi mas mapapabilis ang pag-generate mo ng pera at mas lalago pa ng lalago ang kaalaman mo. Maging consistent ka lang sa mga magandang ginagawa mo at later on magtatagumpay ka. At para maging consistent tayo sa ginagawa natin ay siguro dapat i-like mo naman tong video na to at subscribe ka na din sa aking channel para patuloy akong makapagbigay ng mga ganitong videos na talaga namang makakatulong sa'yo. Number 5, huwag maglagay ng savings sa bangko. Marahil ay nagtataka ka kung bakit nasabi kong huwag maglagay ng savings sa bangko. Ito ay hindi naman talaga dapat. Ang annual interest rate sa mga bangko ay 0.1 to 2.5% lang. Kung ikukumpara mo yan sa inflation rate sa Pilipinas na inaasahang papalo sa 4.6% ngayong taong 2022 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, malinaw na nalulugi ang pera mo. Sabihin na lang natin na mag-average ng 3% ang annual inflation rate every year. So kung meron kang savings na 1 million after 10 years, ay bumaba na ang buying power nito ng 30% dahil sa inflation. Kung mapapansin mo, taon-taon ay pataas ng pataas ang mga bilihin. Yung dating 1K na pang grocery mo na ang dami-dami mo nang nabili, ngayon ay isang plastic bag na lang. Ito ay dahil sa inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin over the years. Yung ang dating price ng gasolina na 12 pesos per liter noong 1990s, ay ngayon ay pumapalo na sa 90 pesos kada litro. At kapag tumaas ang gasolina, lahat halos ng produkto ay magtataasan talaga kasi nakadepende tayo at ang mga negosyo sa gasolina. Kaya para makaiwas sa pagkalugi dahil sa inflation, ay mas mainam na ilagay mo na lang ang savings mo sa mga investment na kayang higitan ang inflation taon-taon. Dapat ginagamit mo lang ang bangko sa paglalagay sa emergency funds mo and sa mga ibang transactions mo at hindi sa paglalagay ng savings. I-recap muna natin itong 5 hacks na pwede mong gawin para mabilis kang makaipon. Number 1, gumawa ng budget planner. Number 2, gumawa ng rules sa paggastos. Number 3, bumili ng bagay na nag-a-appreciate ang value. Number 4, tanggalin ang masamang bisyo. At number 5, huwag maglagay ng savings sa bangko. Sa totoo lang, wala naman talaga overnight success. Pero mayroong mga paraan para mas papabilis ito. Kung okay na sa'yo na magtatrabaho ka hanggang 60 years old at aasa sa retirement pay at pension mo, eh wala naman masama dun. Pero kung gusto mo talaga makapag-retire ng maaga, makasama ang pamilya at ma-enjoy ang buhay habang bata ka pa, eh kailangan gawin mo ang mga bagay na makapagpabilis sa pag-asenso mo. Sabi nga nila, what you do today will determine your tomorrow. Kaya kung puro paggastos, bisyo at pagwawalang bahala sa future mo ang ginagawa mo, huwag kang mag-expect ng convenient life pagtanda mo. Nakadepende ang kinabukasan natin at ng pamilya natin sa kung ano ang ginagawa natin ngayon. Hanggang dito na lamang mga kabayan. At dito na po nagtatapos ang aking munting video.
Sana po ay may natutunan kayo. Kaya naman, asahan ko na magkita-kita tayong muli sa susunod ko pa mga videos. Paalam!